Okay, welcome to another video. Welcome to 5th Generation Hobby Shop. And by the way, shout out po kay Sir Brian Jeff. Brian Jeff of Caloocan, sir. Thank you for choosing 5th Generation Hobby Shop. Welcome po. So, this is your unit po, the EMG John Wick 4 Taran Tactical Innovations. Fully licensed. This is the official license version authorized by Taran Tactical Innovations. Okay. So this is the John Wick 4 version na ginamit ni replica model na ginamit ni Keanu Reeves doon sa movie niya na John Wick 4. Okay? So this is the box. Box pa lang. Mukha nang mamahalin. Okay. Yung original or yung totoong John Wick 4 ay nagkakahalaga ng about $500,000. Yes, $500,000 po yun. Kaya wala gaano yun dito sa ating market kasi napakamahal talaga. Okay. So this one is the Airsoft Pit Viper. Comes with the COA or yung Certificate of Authenticity. Ayan. And then at the back, meron siyang QR code. Scan nyo lang yung QR code para sa instruction manual. Ayan. Scan for instruction manual and instructions and registration. Okay, sa kanilang website. Sa website po ng EMG. Okay. And then, the magazine is 30 rounder capacity, high capacity magazine. With the anti-freeze gas route. And also with the Taran Tactical Innovation laser engraved markings at the mag base. And this is it, the unit. Okay. So this is the black version. Meron kasing iba't ibang version ang Pit Viper. Merong Sun Viper, yun yung ang kulay nun is para siyang para siyang aluminum style. Meron ding black with the rose gold barrel. Yan. And this is the all black version. Mas prefer ko ang black version for me, for my own opinion and my own experience. Mas gusto ko yung black version dahil matagal mag-fade yung barrel. On my experience dun sa rose gold version, yung barrel niya is rose gold. Makailang shots lang ako, wala na, nag-fade na yung barrel. But for this model, itong specific black version, maganda siya for me. Dahil siguro magfe-fade din siya katagalan pero matagal. Unlike dun sa rose gold, ilang putok lang, wala na. Yung ditong part na to, magiging white na yan. Dahil syempre may may reciprocations eh. Kumbaga, meron silang friction na tinatawag. So magkikis-kisan yan, mamumuti. So ang gagawin nyo doon, pwede siyang repaint or mapalitan nyo siya ng barrel. But for this model, maganda siya. Yan, meron siyang mga markings, roll marks, laser engraved na Taran Tactical Innovations. Yan. Also on the other side, meron din siyang naka laser engraved na Pit Viper, logo ni Taran Tactical. And ito yung nagustuhan ko dito, yung 9mm na engraved dito sa kanyang barrel. Ayan. Sobrang lupit. Ang ganda niya talaga. And then, also dito sa may layered magwell niya, meron din siyang roll marks. Taran Tactical Innovation laser engraved. Ayan. Highly detailed yung CNC machine aluminum slide. Ang ganda niya.
with the adjustable naka ano siya, adjustable ghost profile rear sight. So this is adjustable elevation and also the windage. Okay, windage and elevation. So you can adjust the sight, sir. Elevation and the windage. Yung sa front, naka fiber optic siya na green, and this is fixed front sight. Okay. And then as you can see, non-tilting yung barrel niya. Hindi siya ganun kagalaw. At unlike dun sa mga ibang models na tilt siya pataas, di ba? Because of the compensator, kaya non-tilting siya at hindi masyadong magalaw barrel. So ito may play, konting play, that's normal. Yung ibang model kasi talagang maalog. For this one, konti lang alog. Ayan. And you can also install some flashlight accessories. And kagandahan niya, nalalagyan din siya ng tracer units. Yung mga ibang models kasi nito ay yung ibang brand, I mean yung ibang brand, walang tread yun. So hindi siya nalalagyan ng tracer units. Ayan. So again, shout out po kay Sir Brian ng Caloocan. Okay, Janwick 4-bit Viper. Napakaganda niya. So later, itetest natin kung ilang EPS and then accuracy test bago natin siya ipadala kay Sir Brian. Okay? So, ano pa ba yung mga kasama nito? So, meron tong kasamang Allen. Okay. So, this is the Allen hex screw. Itong hex screw na to, parang gusto mo siyang linisin, gusto mong higpitan yung bulb, ito yung adjuster dito sa may pin na yan. Para kasi meron kasing lock yan eh. Para ito, maipasok nyo sa loob, mapasok nyo siya pa, bago nyo siya matanggal yung mag base. Kasi may lock po siya eh, para hindi siya malaglag. Okay? And then, may kasama po siya sa package na gas, standard power po siya, number 12. So, as request ni sir na number 12, pwede din siya sa number 14, okay? Kaya niya yung number 14. And yung bala niya ay 0.23, mas marami, 4,000 shots. 0.20 sana, kaso medyo magaan masyado ang 0.20. So, mas better ang 23. Okay? So, ngayon, testing natin, and also yung kanyang projectile speed, yung tinatawag namin projectile speed, kung gaano ka bilis yung bala, yung lipad ng bala. Okay? So again, this is the Janwick Pit Viper, black version po siya, no? Officially licensed by Taran Tactical Innovations. Pit Viper, Janwick 4. By the way, meron siyang ambidextrous manual safety. Ayan. I'm meaning to say, pag ambidextrous, magkabilaan po yan. Mapapansin nyo, magkasabay yan. Okay, so that's safety on. So, ibig sabihin po, hindi siya puputok. Now, safety off. So, alam naman natin, pag naka-safety off, pag kinalabit natin yan, papalo yung hammer. Pero, pag hindi engaged itong beaver tail, ito. Safety niya rin kasi ito. No? Dual safety feature kasi ito. Pag hindi to engage, or hindi siya, I mean engage, pag nadidiinan siya, pag hindi siya nadidiinan, hindi rin siya puputok. Ayan. Diba automatic pag ginawakan nyo yung grip, kaya lumulubog yan. And may purpose kasi yan, kaya lumulubog yan. Pag once na engage, lumulubog siya, and then that's the time na papalo na yung hammer. Ayan. Pero pag halimbawang hindi nyo siya inawakan at nakalabit, no, hindi rin siya puputok. No? Just like sa mga, syempre sa mga totoong barrel, meron din siyang ganong function. Okay, sa airsoft. Hey, Sir Brian, testing po ng kanyang EPS Pit Viper Janwick 4. Okay, firing 343.0, firing 340.4, firing
341.1 pairing and 339.1. Okay, and then open slide. Just release the magazine first, sir. Tapos salalayan nyo lang yung pag drop down ng slide para hindi siya maputput yung notch. Hammer down. Okay, testing pa natin, sir. Lagyan ko lang siya ng bala ulit. Hindi ko pala naipakita sa inyo paano paglalagay ng gas, sir, no? So, kung meron kayong BB loader, pwede kayong gumamit ng BB loader. Wala lang tayong stock ng BB loader. Pwede rin sagad mo dito yung dulo spring, tapos dito mo siya lalagay. Ayan. So, kailangan walang spacing po. Kailangan alternating yung bala. Ayan. Double stock kasi siya, eh. And then, sa paglalagay naman ng gas, sir, kailangan naka-inverted position yung magazine, then press. 3 to 5 seconds po. And then, eto sir, yung magazine, kapag super lamig na yung magazine, iwasan nyo na lang din pong continuous yung paggamit para hindi mag-overfreeze yung kanyang o-rings, no? Para sa sasakyan din, pag nag-overheat, syempre masisira. So, eto, yung mga o-ring niya, syempre dahil sa gas, lumalamig po yun. Pag malamig na malamig, luminipis din yung o-ring. So, pahinga lang natin. Hanggang sa mag-normal din temperature, tsaka natin gamitin ulit, okay? So, much better kung meron tayo extra magazine. Okay, testing, Sir Brian. Accuracy test, Sir Brian of Caloocan. Testing, let's try the number 10 on the center. Bullseye. Open slide, release the magazine. Then hammer down. Okay, Sir Brian, okay na po ang inyong unit for shipping. So kung may question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.